Okay, so good morning. Iba't ibang style ng tuck-in, yung French tuck, yung front tuck, yung side tuck, kung paano siya gagawin. Okay, so ipapakita ko sa inyo. Hope you will like this video. Mag-aga, nag-makeup na ako. Okay. I-style ko tong damit na to. Ordinary lang na shirt, t-shirt. Nabili ko to from Lazada. Yan. Ito ang isa. Ito kasi kailangan ko ng merong button. May botones. So, in-style ko siya. Ito din. Okay, so itong tatlo, style natin paano yung tuck mo. Yes, start na tayo. Sorry, walang energy kasi yung body clock ko, hindi na alam, na-disorient na siya. Hindi na alam kung kailan gigising, kakain, matulog, aalis, hindi na alam. Anyway, so kung tingnan ninyo, mataba ako tingnan pag wala pa, hindi pa nakatakin. Tapos medyo para akong maiksi tingnan. Pero nung tinakin ko, natingnan nyo, nagkaroon ako ng shape, tapos medyo nag-slim. So kailangan talaga yung girls na gagawin natin, hindi lang natin pabayaan na katiwang-uwang siya para hindi tayo tingnan na mataba. Kahit mataba tayo. Okay, next is gagamit ako ng rubber para alam ko, sure ako na whole day, hindi matanggal yung tuck-in ko. Pag yan na ang gagawin ko, para to be sure lang talaga na hindi na whole day na ako magtatrabaho, hindi na siya matanggal. So itatay ko lang siya sa harap. Ganyan, isa-secure ko lang na kailangan okay talaga yung pagkatali. And then, hindi ko ipapakita, itatago ko yung rubber para hindi nakikita na meron ka palang ginamit. So, pag ganun lang, isang ganun lang, nag-iba na yung dating ng t-shirt mo. Basic lang yung t-shirt mo, mamurahin lang yan. Pero nung ginawa mo yon, nagiging okay siya. Next is pwede din ibahin mo sa side naman. Ganyan, nilagyan ko pa rin ng rubber para hindi na siya matanggal. Sure ka na hindi matanggal. Nagkaroon ka na ng shape. Ayan, so pwede ka ng umora kung saan-saan ka pumunta kasi hindi na siya natatanggal. May rubber kasi. Next shirt, ito naman. So kung nakita ninyo na wala talaga akong shape, tapos parang maliit ako tingnan, tapos mataba pa siya tingnan, pero gagawa natin ng paraan. So ang nangyari is, roll up mo muna yung sleeves mo para kasi pag may skin konti makikita, medyo haba tingnan yung arms mo kaysa yung nakatago lang, maiksi siya tingnan. So i-roll up mo muna, yan, okay na siya. Next is, nakita nyo yung buttons, mga botones sa gitna, kailangan magka-line yan siya sa button mo din sa pants. Hindi pwede kung saan-saan mapunta yung line na yon. Kailangan a straight line siya papunta dun sa button ng pants mo. Next is tanggalan mo ng botones sa pinakababa. Tapos itay mo na siya. Secure mo dapat, maayos na pagkatay para hindi na siya matanggal. Yan, katulad sa ginawa ko, tinay ko ng maayos. Tapos, yan, pinabayaan ko lang yung tie na nakikita. Stylish ako tingnan and nagkaroon na ako ng shape. Medyo pumayat din ako. So, minsan para tingnan napayat, minsan technique lang din yan, style lang din. So, kung nakita ninyo yung botones, yung line dyan, straight doon sa pants ko din. Okay, next, ito naman wala ng mga botones. Pero gagamitan ko na siya ng rubber para hindi siya matanggal. Kasi aalis ako ngayon, yan ang gagamitin ko. So first is sa side ko muna, itatry ko muna yung sa side tuck. Tapos pag ano ng rubber, itatago ko yung rubber. Pag side tuck, nag-slim na kaagad ako. Ang bilis, no? So girls, gawin natin yan. Hindi natin napabayaan lang na nakababa lang, nakatiwangwang lang yung shirt natin. Kasi konting gawin lang, magiging okay na siya. Like ganyan, na iba na yung dating ng shirt. Ayan, kung nakikita ninyo, wala akong shape, mataba ako tingnan, maiksi ako tingnan, pero isang gagawin mo lang, itatakin mo lang. Ito yung favorite ko, front tuck. So gagawin ko siya kasi alis ako. Ito na yung isusuot ko now. So maganda na, nagiging slim na ako. Tingnan, nagkaroon na ako ng shape. Nice na. So I'm going na. Bye-bye. I'll see you sa next ko na video. Maraming salamat sa panonood, girls. And be safe, everyone. Always pray. Bye-bye!